Habang naririto ako, walang makakapasok na tao dyan! Si Ivan po, namatay. Tinakbo po ni nanay sa ospital. Ay, sabi ng Dr. Dengue raw, kailangan masalina ng dugo si Ivan. Sino ba magtutulungan kung di tayo ang mga magkakapitbahay, di ba? Home sweet home! Hey, kunin mo naman ang number ni Benji para textmate kayo. Ay, wala ka nga palang cellphone, ano? Yung lolo mo mayaman, di ba? Ewan ko ba kung bakit nagtsatsaga ka sa ganitong buhay. Alam mo namang galit sa akin ng papa. Kasi ang gusto ng lolo mo ang mapangasawa ng tatay mo yung anak ng kaibigan niyang mayaman. Nanay mo ang nagwari, di ba? Huwag ko sa'yo, noong pa nakapagbati na ako. Hindi niya tanggap si Dulce at ang mga anak ko. Eh, malay mo naman, nag-iba yung ihip ng hangin. Halika. Pumasok ka. Okay naman. I'm fine. Ikaw? Gonsilya. Si Puloy. Puloy, si Gonsilya. Ay. Stepsister ko. Good evening, ma'am. Ang papa? Wala dito eh. Nasa Amerika. Eh, ma'am. Alam mo naman yun, di ba? Kung saan-saan dinadala ng negosyo niya. Hindi pa rin siya nagbabago. Ayun. Malakas pa rin. Hindi ba niya ako nababanggit? Hindi ba siya nagtatanong tungkol sa akin? Galit pa ba siya sa akin? Galit na galit pa rin sa'yo, Papa. May nadinig ako ng doorbell. Sino yun? Hindi ko alam, sir. Nilabas naman ang huyata ni ma'am. Dali mo nga ako dun sa labas. Gusto ko makita kung sino yun. Bihira naman ako kung magkaroon ng bisita dito eh. Baka si Reden. Baka dinadalaw ako ng anak ko. Bilisan mo. Hindi pa rin niya ako napapatawad. I'm sorry, Reden. Bakit hindi pa rin ang galit sa'yo ng papa mo. Ayoko pa rin niya makita. Ang tigas naman ni Papa. Hanggang ngayon, galit pa rin siya sa akin. Alam mo naman yung Reden, di ba? Mataas ang pride. Tuloy, tara na. Hayaan mo, sasabihin ko dumaan ka. Kahit huwag na. Tara. Pare, teka. Bakit mo tawagan ng papa mo? Magpaliwanag ka sa kanya. Walang kaintindihan kayo. Huwag na. Kung ayaw niya, ayaw ko rin. Gonsilya, sino yun? Ah, wala ho. May nanghihingi lang ng abuloy. Akala ko si Reden. Hindi ho, Tito. Hindi ho si Reden yun. Nurse, ipasok mo na si Tito. Kung gusto mo tumaas ang sweldo mo, alam mo nang dapat manahimik ka. Wala kang nakita, wala kang narinig. Opo, ma'am. Sa'yo, Benji!
nakamaskara? Science experiment po ito. Tinitingnan ko po kung gano'n po katagal lumabas ang pawis ng isang tao kapag nakamaskara. Kuya Benji, ano pong napanaginipan niyo? Kaya po kasi may napanaginipan po kayo hindi maganda. Ano? Napanaginipan mo yung lumang bahay? Nagtataka nga ako, bakit eh? May nagsasalita daw na boses, tapos hindi ko raw mapigilan. Lumalakad daw yung dalawang paa ko ng pusa. Hanggang sa makarating ako doon sa lumang bahay. Tapos, hindi ko na mapigilan yung sarili ko na pumasok doon. Ito pa, doon ko nakita yung matandang babae na naging kalansay. Eh, baka yun naman yung mapapangasawa mo. Tol naman eh. Eh, masyado ka kasing seryoso eh. Pati ba naman kasi panaginip, pinagkakaabalahan mo? Eh, di ba? Lahat naman ng panaginip may kahulugan. Ako, naginip ako kagabi. Nakadate ko daw si Barbie Portesa. Sa tingin mo magkakatotoo yun? Eh, crush mo naman kasi si Barbie, kaya napapanaginipan mo. Eh, bakit ako? Bakit ko napapanaginipan yung lumang bahay? Eh, kasi challenge ka ni Dane. Oo, dahil kasi inis ka kay Dane. O kaya dahil hindi pa kasi nangyayari yung challenge. Kaya, dun mo dinaan sa panaginip. Dun mo tinapos yung challenge ni Dane. Sa panaginip. And speaking of the monkeys, si Lucy. Nandun. Tila Chingay. Alright. Tawagan mo na lang kasi. Gamitin mo yung bago mong phone. May yabang. New phone. Koko, na tayo sa bahay. Kamusta? Nakapag-usap ba kayo ng papa mo? Hindi eh. Eh, baka naman siguro hindi pa talaga panahon para makapag-ayos kayo yung dalawa. Di bali nang hindi. Dumating si Reden, ate. Nagkausap na ba sila ni Tito Duarte? Siyempre, hindi, no? Hinarangan ko. Dapat lang. Dahil pag nagkaayos silang dalawa, lahat ng pinaghirapan ko sa kumpanya ng kaharian ay mapupunta lang sa wala. At siguradong si Reden lang ang mamahala sa lahat ng negosyo at ako na may pupulutin sa kangkungan. Minsan ha, parang gusto ko ng patulan niyang pagre-rebelde mo. Total, ako naman na naging dahilan bakit ka tinakwilan ng papa mo, di ba? Actually, pwede ko naman sabihin sa kanila kung ayaw niyo sa akin, edi wag. Pero minsan isipin mo, di ba dapat bilang mag-ama, hindi kayo dapat nag-aaway. So ba sa sarili mo, imaginin mo na lang, kung magkaaway kayo ng sarili mong anak at tinikis ka. Ayoko isipin. Ayoko rin. Ayokong isipin na pwedeng mangyari sa inyo ni Benji kung papaano kayo nag-away at kung gaano kayo katagal na ganyan ang sitwasyon ng papa mo. Pero, gusto ko naman siyang kausapin eh. Eh, siya itong may ayaw. At hindi naman ako papayag na mangyari yon. Alalahanin mo, kinakailangan mapunta sa atin lahat. Lahat ng kayamanan na matandang yan. Dahil yun ang plano ni Mama, nagpakasalan siya, no? Siguro, hindi pa lang siya handa. Ang mabuti siguro ang gawin natin, ayusin natin yung buhay natin, palakihin natin na maayos yung mga anak natin, higit sa lahat, pagtapusin natin sila ng pag-aaral. Malay mo, maisip ng papa mo na kahit ganito lang ako, mahirap, undergrad ako ng nursing, pero naging masaya ang buhay mo at naging maganda ang buhay mo. Kasama lang ang mga anak mo. Napakaswerte ko talaga. Ayos ba yung plano ko? Maganda. Maganda yung plano mo. Pero may mas maganda akong plano. At yun ang bili ng mama bago siya namatay.
Ate, ba't niyang natin tsuguin si Tito Duarte? Parang sa ganun, sa atin naman punta lahat ng negosyo niya. Hindi ba natin siya pwedeng dispatchahin, ano? Hindi pa siya nakakagawa ng bagong testamento. Sa ngayon, si Reden pa rin ang tagapagmana ng lahat ng karyan niya. Eh, ganun naman pala eh. Ba't hindi mo nalang siya udyokan na gumawa ng bagong testamento? Naisip ko na yan. Huwag ka mag-alala. Nakaisip na ako ng paraan para pagawain siya ng bagong testamento. Ang hangin talaga ng day na yan. Ako ba? Sakyan mo na lang yun. Eh, ako nga inuututo ko na lang yung kumag na yun. Kung ano-ano na nga pinabibili ko dun eh. Ito pa. Pinigyan ako nun ng t-shirt. Imported. Kaya makalaunan lang yun, na pag nagkaluma-luma na yung cellphone niya, ha, aaki na yun, Stan. Cellphone lang, pakain mo pa yun sa kanya. Ano, kung mayaman lang talaga kami. Kung magkabati lang yung lolo ko at saka yung tatay ko. Mas magandang cellphone pa rin ang kaya kong bilhin. Eh, wala eh. Masyado lang talaga mataas yung pride ni tatay, kaya... Uwi na ako. Mamaya ka na umuwi. Alam mo, umuwi ka na rin kaya? Django, alam mo namang wala akong kasama sa bahay, di ba? Si Mama nasa sugalan. Siyempre, kakapadala lang ng Papa ng pera. Si Ate naman, yun. Kasama ng mga kabarkada niya, gumigimik. Sinong natira sa bahay? Wala. Kundi yung katulong namin. Kaya ang lungkot, di ba? Ibibigay naman namin ng nanay mo lahat ng kailangan ninyo, ah. Alam ko naman po yun, Itay. Pasensya na ako sa mga narinig yung sa mga sinabi ko. Nainis lang ako talaga ako kay Dean. Hello, Benji. Hindi mo na ako nagalit sa mga narinig ko, eh. Gusto ko lang paalam sa inyo na mahirap tayo. Kawawa ka naman, ano? Teka, paano naman ako naging kawawa, Django? Tignan mo itong cellphone ko, level up. May sasakyan ako. Astig, di ba? Tapos lahat ng mga gusto ko, nabibili ko. Natutupad. Meron ako. Pero hindi importante yun. Mas importante, buong pamilya natin. Magkakasama tayo. Alam, Benji, may offer sa akin magtrabaho abroad. Malaki kita, Dolyar. Pero hindi ko tinanggap. Dahil mas importante sa akin ang pamilya kaysa pera. Ba't kising ka pa? Wala, ano. Tutulog na din ako. Maya-maya. Umiiyak ka ba? Di. Madalas ko rin mamiss ang Papa. Alam mo ba yan? Talaga? Oo. Sa mga nag-basketball nga ako, lagi ko siya naaalala eh. Ano naman, di ba? Siya nagturo sa akin. Pag nag-gitara ako. Pati nga sa video games eh. Siya rin naaalala ko eh. Tama ba ako din? Tingnan yung niluto si Mama ng adobo. Si Papa yung naaalala. Paborito niya yun eh. Miss na miss ko na siya. Alam mo ba kung bakit kayo magkadikit ni Benji? At
gustong-gusto ko pumunta sa kanila. Dahil sa tuwing nakikita ko si Mang Rene, naaalala ko sa kanyang papa. Iniisip ko, ano kaya pag nandito pa yung papa? Siguro ganun din siya, di ba? Kasi cool ni Mang Rene eh. Di alam ni Benji. Inggit na inggit ako sa kanya eh. Kasi narinig niya, daddy niya para sa kanya. Alam mo sinong dapat kaawaan mo? Yung si Benji. Eh, walang cellphone yung mumukong na yun. Siya ang kawawa, hindi ako. Sa bagay. Gusto ko naman yun eh. Hindi ko ako ma-imagine, wala na kayo rito eh. Gusto ko, pag matutulog na ako sa gabi, alam kong nasa kabilang kwarto lang kayo ni Nanay. Minsan, bago ako matulog, natatakot ako. Baka bigla may pumasok sa palang magtanggol sa atin dito. Ako ba? Dito po. Bago mamatay ang papa, nalawa ako sa kanya na hinding-hindi ko kayo pababayaan. Hindi. Kahit kailan. Ha? Hindi ako kamayang. Ha? Hindi matutuwa yun. Ganun naman talaga isang pamilya, di ba? Kakasama sa isang bahay. Hindi ko po ipagpapalit yung buhay natin. Kahit na luman itong bahay natin. Importante, magkakasama tayo. Masaya. Home sit home talaga. Ivan, ano yung ginagawa mo? Saranggola! Wow! Gusto mo tulungan kita? Sige po! Reden, anong iniisip mo dyan? Puloy, may extra ka ba dyan? Utang sana ako eh. Pare, nagtuyot din ako kung pauutangan mo. Kung gusto mo kay paring Inoy, sasamahan kita, nagpapa-5-6 yun. Talaga? Teka, saan mo ba gagamitin? May bibilin lang ako. Home sit home! Inay. Benji! Atay! Meron ako sorpresa para sa'yo, ha? Ano po yan? Gusto mo? Ano? Cellphone! Cellphone? Cellphone! Ha? Hey, thank you, Atay! Ang ganda na ito! Ikaw, buksan natin! Hindi ka naingit dun sa dame na yon, ha? Hey, thank you, salamat! Paano ba ito buksan? Yon! Oh. Ano? Is yung anak mo, no? Siyempre naman. Alam mo naman na ayoko na dedihado yung mga anak ko. Lalo na dun sa day na yun. Naku, kayo talaga mga lalaki, oh. Ayaw nyo talaga mga nagpapatalo, no? Ayaw nyo naiisahan. Alam mo, Nay, gusto ko lahat ng mahal ko sa buhay ay masaya.
Tatay ko talaga. Pinakamabait na tatay sa buong mundo. Mapapagod ka na eh. Tutulungan ka na. Ikaw naman. At least mabuting meron ka ng cellphone. At least magiging okay na at madali ka nang makontakt lagi pag may gimmick. Ano ba naman, Coco? Parang ang pagkalahi-lahi ng bahay natin. Tingnan mo ang camera. Ang ganda. Diba? Picture dyan, ha? Mm-hmm. Oy, Lucy. Tingnan mo, may bago na cellphone si Benji. Baka gusto mo maging text me kasi naghahanap siya. Uy, ako Benji! Pahingi naman ang number mo! Ano bang number mo? Pasensya na, hindi po kasi memoryado eh. Hi, Lucy! Coco, para sa'yo yan. Sarap yan. Tol, Benji! Wow! May bago na siyang cellphone. Bigay ng tatay ko. Teka, 2008 ba ngayon? Di ba 2013 na? Tol! Face out na yung ganyan! Eh, sa basura na lang makikita yan eh! Sama naman ito. Excuse me, uso ngayon ng retro. Sobra ka naman. Sorry, hindi pala. May nabibili palang ganyan. Kasi yung salong katots namin, kakabili lang yan ng cellphone! Ganyan na ganyan! Ganitong-ganito yung sa kanya, oh. Ano yan eh? Wait lang! Ganitong-ganito yung kay Inday. Kaya lang yung kay Inday may palawit na star. Eh, lagyan mo kaya rin ng palawit yung sa'yo para magkasing baduy kayo. Akin na kaya eh! Wait lang! Tol, wala namang ganyan, ano? Ano ba? Nagsujoke lang ako. Wait lang, wait lang. Gusto mo, kunin mo yung number ni Inday para magka-textmate kayo. Benji, gusto niya yun! Pwede ba ibigay mo ito, sabi! Wala ka! Bakit bang ano mo? Oh, God! Oh, my God! Tignan mo nangyari! Tignan mo yung nangyari! Kasalanan ko pa! Ano magagawa ko? Sirain talaga yung cellphone mo! Ako sisisihin mo? Ano sumusok na ano? Asan ang kapatid mo? Hinahanap po si Kuya. Magpapalipad daw po kasi sila ng Sarangola. Paano naman sila magpapalipad, anak? Eh, andito ang Sarangola niya. Ay, akin na po, Nay. Oh. Ibibigay ko po kay Evan. Papasok ako dyan kung papasok ka. Ang dami niyong satsa. Umasok ka na nga lang! Kuya Benji, yun ah. Sino yun? Nasa na si Kuya Benji mo tsaka si Jessie. Ayawan ko po. Eh bakit? Eh sumunod nga siya sa inyo dahil akala niya magpapalipad kayo ng Sarangola. Hindi ko naman po sila nakita. Kuya Benji! Ano pang iniintay niyo? Habulin niyo yung bata! Opo, senyora. Opo.